You might be wondering, bakit yung Mangte province ay drug cleared? Mayroon na po tayong 5. Pero sinulatan ng Oversight Committee yung 3 barangays na mayroong naka-target list sa Mangte province. So, if we could not act on the problem, especially on the presence of 3 target listed drug personalities there, magiging affected yung 3 barangay na yun. Pag hindi nila nabigyan ng solusyon, halimbawa, mahuhuli or magsusurrender yung 3 na yan. Or, kung gusto nila, paalisin nila para sa problema doon. But the problem is, once that their family is still there, we cannot clear the barangay. Kung maririnig na. So ito yung ano lang natin. Next is. Ito yung total operations ng PNP, PDEA, another law enforcement units. So mas maraming internal operations. Kasi lahat, PNP, PDEA, nakalandap ng test by against these surrenderers who are allegedly coming back to post drugs again. So maraming, maraming test by na ginagawa ng kapulisan natin at PDEA to determine whether the drug surrenderers are still doing their illegal drug activities while they are enrolled in community-based rehabilitation. May mga mag-enroll, hindi niya tatapusin yung community-based rehabilitation niya. Mag-enroll lang para prank niya yun na hindi na siya re-operate ng police activity. So, mag-focus pa rin ng illegal drugs yan kung hindi niya i-continue yung kanyang community-based rehabilitation. So, mas marami na yung intelligence operations. Then, yung mission operation, 144. Then, 77 ng arrested drug personalities. Then, yung value ng drugs, of course, 279 million. 782,000. Dito po, karamihan sa value ng marijuana. So ito yung mga kaso na naibayad natin. 261. Kasama na yung Republic Act 10591 yung sa Baril. Kasi pag nag-upirin tayo minsan, bago na sa search warrant, may nakukuha ang mga Baril. So, pinapailan pa rin natin na legal position ko. Firearms other than drugs. Next. So, ito na.
sa barangay Rangkiring. Ang nag-clear natin sa Habra for January to July 2, yung higit at saka yung grassroots tayo. Then, Tokyo, may sangko, Mabisaya, Orohe, Nijis Kompong, Kabibigil, Ligartagor na ang isa, Nyolongban, Upper Market, Dinersin, Middle Greenway, and Santa Escolastical Village. Asan yung mga taga-Bagyo? Tanong ko lang, pakitaas yung kamay ng mga nag-clear na ang barangay sa lahat. Sa lahat. Meron ko. Yung hindi nag-clear, pupunti na, di ba? Ito yung isang problema natin ngayon. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito kasi yung mga na-cleared ang barangays nila, may kumplin pa kayo? Ikaw, sir, may kumplin kayo? So, wala. Yung mga hindi na-cleared, may kumplin kayo? Hintayin lang natin kasi may process niya. Tatlo yung process niya. Pre-operation phase, operation phase, at saka yung post-operation phase. So, sino ba ang nagtatrabaho para sa barangay Trangkiri? Yung bata, di ba? Yung bata, barangay ang Trangkiri News Council. Pero, yung chief of police, yung advisor ninyo, di ba? And then, mapasok dyan yung MGO na nakakasakot sa inyo. MGO is K. Municipal Health Officer. Sino pa yung mga tutulong sa inyo dyan? Bali, ang PDEA, General Supervision. Pero dito sa taas, mayroong oversight committee na tinatawag. So yung oversight committee na yan ay na-organize na create based on board regulation number 3. Dangerous Drugs Board Regulation number 3, series of 2017. So bago lang yan. 2017, March 2017. So nagkaroon na creation ng oversight committee. Ang chairman, ako, yung PDEA regional director. Vice chairman, AIG. Tapos, yung PNP, at saka ni US, members, and then automatic na maging member yung MGO. Mayors. So, ang tanong ko lang kung may complete kayo sa barangay Trangkiri or hindi kayo naniniwala sa inagawa natin, ibig sabihin, wala kayong tiwala sa sarili nyo. Eh, kayo na yung magtatrabaho eh. Diba? Eh ngayon, kung
sasabihin natin na wala tayong tiwala sa Barangay Mere, paano tayo makausap? Hindi naman tayo nagbibilang ng datos. Ang mahalaga ay wala na talagang drug users sa ating barangay or accounted na lahat yan. Most especially kung naka community based rehab sila lahat yan or nasa treatment and rehabilitation center or nag-undergo sila sa walay silangan, like in Abraham. Mayroong dalawang munisipyo na nauna na mayroong walay silangan. Yung butay na tayo. Sino mga taga-butay na tayo? Oh, congratulations! Kasi mayroong walay silangan doon. Pero bantayan natin yung mga kliyente doon. Dapat hindi sila mabalik ha. Pag-graduate, hindi na sila mabalik. So bigyan nyo sila ng trabaho. Yaraman nyo sila ng trabaho para hindi sila makaisip na mabalik pa. Okay ba yun? Pagka ano, sanggulin nyo lang kay Igit Patiris sa iyong professor ko. Kung may mga problema na halimbawa, yung mga nag-graduates, babalik sila, ulihin natin. Ha? So, I encourage everyone to coordinate with your local chief executives to put up a balay silangan para doon dadating yung mga drug posers na nag-pre-bargaining. Nag-pre-bargaining sila, why? Because yung drugs na nakuha sa kanila ay 0.99 below. So, pwede silang mag-apply ng labor dinito. Ang mahirap kasi dito, pag-apply ng labor dinito, approval ng concerned court or judge, lalabas na yan. Sana, a part of the decision of the court ay mayroon doon pumunta sa balay silangan. Para sa ganun ay tagal-tagal mabigyan ng intervention. Kasi kung babalik sa community where he resides, marami na naman agad tukso. So again, he will go back to street, to the street, and post drugs there. Yun yung nakikita ko. Kasi by all means, yung gastos nila, yung nawala sa kanila habang sila'y nakukulong, mabawiin nila yun. So, mas maganda siguro, babalik, pupunta sa balay silangan.